para sa akin ha, no insult, pero para sa akin ang pinaka simpleng strategy sa ML is actually Akimi's strategy. It works really well talaga. As but in, at the same time, solid na you can't pero, really run Akimi lineup without the perfect chemistry. Oo, yun na nga eh. With the perfect... Tsaka ano, actually, may, again, kaya maganda yung Akimi's strategy kasi nga, early game, alam naman natin na maikli ang Mobile Legends. Mobile Legends is a game not designed to drag out the game and fight for the late game. Wala pa rin ganong composition sa Mobile Legends. Yes, merong late game hero. Pero walang composition na, ay wait guys, ano muna tayo ha? Dahan-dahan muna sa early game. Babawi tayo sa late game. Wala pa rin ganun. Kaya naman talagang preferred si Kimi dito. Kaya naman, ang weakness niya lang is nagpa-plateau siya. At kapag, yun nga, walang magandang frontline or hindi nakapaglaro accordingly with the Kimi. Ayun, one of your key strengths sa team. Out. Yeah. And that is one of the main reasons why Claude doesn't really get your picked. Team is Claude doesn't really get picked kasi comparing Claude to the other marksmen, sabihin natin Ranger or Carry, yung dalawang binanggit ko, meron silang innate ability to fight into the early game. Yes. Claude, yes. Wala. The only time you can fight with the Claude is when you pick up yung Demon Slayer sword mo. And that is only for one ultimate. Esmeralda. And nga, kulang pa nga yun eh. Diba, kaalala mo nung time na sikat, malakas si Claude ha, yung time na yung BMI niya hindi pala nerf, diba? May requirement pa nga daw na, kaya inaagahan mo yung Demon Hunter Sword para kahit papano, the keyword is kahit papano makalaban ka, pero ang tunay talagang power spike niya, hindi one core item, diba? Yeah. Nire-require pa yung, ano, yung golden staff. Yeah, he needs a golden staff. Yeah. Just get the extra hits and at the same time, i-stack mo yung first skill mo. First skill, when you get 10 stacks on that skill, more or less, you're gonna deal maximum damage. But at the same time, kung napapansin mo yung Blazing Duet mo, walang binabawas, that means you really have to go back to the jungle. You really have to go back into the lane to farm again. So that means, dinelay mo na naman yung teamfight capability nyo. Yun nga yung weird kay Claude, no? Kailangan niya mag-farm, pero yung ult niya, pang teamfight. Blazing Duet. Anyway, we go back. Clearly, walang magiging Claude dito sa laro natin. We have a Teris Lavender by Signal Ultra. I like that one. I really find Teris Lavender very strong na talaga simula pa ng MSC and even stronger now. We got the Cho pa rin na niremove dito as the first pick priority ng Signal Ultra will be set onto the export. Geek Fam naman, ayaw nila ipa-first pick ang Kimi. Wow, ayaw nila ipa-first pick ang Kimi tsaka Harit. These are pretty basic anti-blue side na ban. They know na kapag nakuha ng Signal Ultra yung Kimi, they are gonna have a hard time. Kasi isa sila sa mga pinaka-successful na nag-run Kimi ng ganyan lineup. Yeah. And whenever they win a game sa MPL S3, it's probably with the Kimi. They know how to run that. And kung sasabihin natin dito na bakit nga ba, if you would look at the chemistry ng team na to, para sa akin, ito yung pinaka-tight-knit na group na meron kasi sila lang yung wala talagang binabago sa roster nila. Oo nga. They've oo been nga here for like four seasons already. Oo. Na yan pa rin sila. Yan nga eh. So, sa mga sumusuporta sa Signal Ultra, lalo na sa mga nandyan sa ating stream, sa mga namimirata, mga kaibigan. Kahit nanonood kayo sa pirata, supportahan nyo pa rin yung mga teams, ladies and gents. Okay. Supportahan nyo kasi kailangan talaga ng mga teams yan. Malaking bagay yan. May epekto rin yan. Ladies and gentlemen, for the lineup mention lang, we got the Thabs, Esmeraldas, which are being done. And of course, Kukufra Grak, very strong frontline pa rin yung Geek Fam dito. Yes. And still, no Estes, no Rafaela. How do you fight this? I mean, sa Geek Fam, ha? Pero yung ultra. Ay, eto ah, paring Shin. Oh. Alam ko, mahilig ka sa Selena. Pero sa totoo lang, the only one you can burst down here kapag nakaan ang Abyssal Arrow, it's going to be the Kagura. Yeah. Well, there is a probability na Estes yung matamaan mo. Pero para sa akin, napakahirap gawin nun. Ay, may Estes ba sila? Walang Estes? No. Pwede, Esmeralda pala. Hindi Estes. Pagka Esmeralda yung tinamaan mo, there is a chance na matakedown mo siya. But at the same time, paano pero pag mo di mo na-burst yun, pag tinalunan ka, nako, wala kang pangbawi. Pero so, men, kung isipin mo, kahit nga sabihin mo naka-stun lang and you have the burst, anong kasiguraduhan mo na kapag ka nag-dash in ka doon, you go for the Garrote, baka kalabas ka ng buhay. Oo, yun na nga. At anong kasiguraduhan mo na there is enough time for you to actually do two dashes na ma-burst down mo siya at buhay ka pa. Minsan, isang dash lang magagawa mo eh. Look at the lineup na ginawa dito ng Geek Fam PH. Sobrang kunat. Yeah, it's so kunat na lineup. Kunat talaga. Not to mention,
Rafaela here, the only one that can benefit, I think, from the Rafaela is the export. I'm curious about the Akai. I feel na mas maganda yung composition nila nung game 1 kumpara sa game 2. Anyway, this is what it is. Let us dive into the game, guys. On the blue side, I have Signal Ultra. SM here for the export. Di naman para sa Rafaela. Few here on the carry. Tets for the Akai. And Tisania, syempre, sa Selena. For the side of Geek Fan PH, going to be Escanor na umuwi. Gamit yung Tams Curtizzi dito, falling very low. Dokmen on the Esmeralda. Dokmen dito will be playing the Kufra. Why not as the Grok? And Kingpin will play that Kagura. And ito na nga yung sinasabi natin. May certain na hugis na hinahanap si Wynat kapag pumipili siya ng hero. Ano? Tingnan mo yung bilog. Big spell ulit, di ba? Shaolin ML. Shaolin ML. Kay paring Wynat dito. But yeah, you can actually see how our teams are playing this one conservatively. Nobody's going for any early invade. There's a good sense for that on the Signal Ultra side. Lalo pa sila naman na may carry dito. I still believe na kapag may late game, okay pa rin ang carry. Arrow! Onto the Kagura! And Kingpin dito, they're trying to run away. Dokmen, mga kaibigan, trying to go for the save. The heal is there. Dokmen dito still trying to fight. Nice. Abyssal Arrow won't really hit. Trying to go in. Dito will get the kill. Flicker in. What a play. Signal Ultra dito gets the first two kills of the game. And that is a very clean 2-0 there coming in from the Signal Ultra. Making good use of the juggle using the heal as well kay Rafaela. Si ano nga dito eh, parang D, nag-dive pa nga ng konti. And yun mga kaibigan, yung top lane kanina, it was Geekfam's control using the Kimi. This time, ibang story mga tol. Alam mo yung galawan na yun? Oh. Yung nag-flicker in para makakuha ng kill. Kaya ano yun eh, Oh My Venus yun eh. Oh My Venus pa. Oh My Venus pala na eh. With the Rafaela, oh. No? Pero, just looking at the idea na Geekfam PH dito, they really have high HP bars. They have high, sabihin natin, damage reduction. Pero kasi, kapag umabot ng late game to, they don't really have a way to answer with the carry. Yeah, with the carry. To answer the carry. I don't think so. Then, unless may burst talaga magawa dito of the Kagura. But you have to take note that Kingpin already has the one with the death here. Dokmen, mga kaibigan, that's dead, hindi pa. Pero, mukhang makukompleto nga with the X-Boards, Firaga, going for that finisher. Okay, nice play coming out here from Tets dito, gumulong sa may gitna. Inipit niya dun sa may kantong-kanto. And Signal Ultra dito, they're really trying to find an answer para kay Desanya na kapag may tumamang pana, sinasamahan nila. Yeah, and this is very nice. Sabihin nga natin na ang hirap naka-burst ng Selena sa larong to, pero kung early game pa naman ang usapan, hindi malabo yan. Pero yun nga, Kuya Shane, ang ginagawa na lang dito, sige, tatama ako ng pana. Kapag tumama ako ng pana, Eson o sabihin natin, CPU, ikaw bahala mag-damage. Hindi ko kakayanin ni Burst mag-isa to. Hindi kasama-sama sila. Pero that means they're really giving up, sabihin natin, lanes as well. Kasi when you're piling up your cores into one lane just to get a kill, that means one lane is open. Pushing. Yeah, it's pushing. One lane is pushing. Clearly yung resources no napupunta sa kabilang team. So that is the quick assumption there. You have to make a nice surplus para sa lane na pinapadalahan nyo ng napakaraming membro. At dito yun sa taas, mga kaibigan, nagkas si Dokmen, wala nang pantalon. And that is actually available for few to clear the minion waves ngayon. They will be backing out. Everyone is just steady, nag-aambaan lang. Pero iba ang kwento dito sa may baba. Double kill. But was that a 2v1? That was on the bottom lane, si Curtizzi. Is that a 2v1? That was a 2v1. Look at the placement dito ng side ng Geekfam. Walang makakatulong talaga sa kanila doon just because si Kagura nasa taas, si Kufra nasa taas, si Thumbs din, and si Why Not nandito sa may gitna. Totoo. That was a 2v1. And this isn't really the start na sabihin natin, they got a good start. Si Esmeralda. But when you want to carry that momentum, hindi yun yung mga moves na gusto mo mabigay. Yes, it's totally not the moves like Jagger na gusto mo makita, mga kaibigan. Although 1K pa rin, bumalik na naman ang Bitcoin para dito sa side ng Big Bang. And mamaya, kanina nakita mo yung Bitcoin. Oh, the audacity, mga kaibigan, to actually just go 2v1 with Curtizzi. Curtizzi will find something. Mm-mm. It's like magic. It's like magic. Okay. The audacity, pre. Indeed. Samahi ka mga pa, mga kaibigan. So, we have a pause being called here for our game, ladies and gentlemen. Not so sure kung saan man ang galing yon. But, for a quick review lang na nangyaring game, I do feel, actually, ang nakakalama ngayon ay ang Geekfam. But that is instantly, that is instantly just by sending a few members dun sa my top habang nakapatay pa.
Di ba bumaligtad eh? Sila yung nagpadala ng resources yes. sa may top lane side. Habang yung bottom lane side naman, mag-isa yung Esmeralda, siya pa yung naka-double kill. Yeah, and ito talaga kasi yung kailangan abusuhin ngayon ng Geek Fam. They have the early game potential na hinahanap nila. And all of the kills na nakuha dito ng Signal Ultra was because of one arrow hitting a hero. And kasi ngayon, kung iisipin mo, tama yung sinabi mo eh. Wala pang mga items dito itong mga tanky heroes na to. So in terms of just, you know, just having, sabihin natin dito, yung capability na humarap. And we are gonna see a Hurricane Dance. And napakita mga kaibigan yung gumawa ng Hurricane Dance. Yes, of course. And that was a very good camera angle. Yeah, instantly mga kaibigan, you get the sign niya saying his goodbye. Nakaisa na naman dito ang Geek Fam PH. Ladies and gentlemen, I did mention na ang nakakabawi na naman, nakakalamang sa larong pong to ay ang Geek Fam. Ang ganda ng simula ng Signal Ultra, that was a 4-0. Pero nakakagulat talaga yung mga ganitong mistakes. It's not even small. Lalo na sa ganitong early time ng ating laro, it is actually big and significant and impacting. Oh, pero sa ito, Kufra going in, si Pew dito, inahabol-abol siya ng onte, bouncing ball palabas, Dokmen dito, just letting his teammates secure kung ano man yung pinunta nila doon, which is 100% the turrets. Indeed, 100% of the turrets, ladies and gentlemen. At the 6-minute mark, you can actually see na nagkakalapit pa rin naman yung gold nila para steady lead there for the members of Geek Fam. And also on the Geek Fam side, again, we got the Esmeralda sitting on a 2-0-1. I could bet na meron na itong, obvious naman yan, meron na yung Calamity Reaper. The question is kung meron na rin Feather of Heaven. Pero yung Feather of Heaven dito, hindi ko pa alam. That was a double kill on the top lane. Rafaela dito getting caught out. D will go down. Eson dito with the fire missiles. And hinatak ni Curl TC yung sarili niya papunta doon. Hindi siya tinamaan, pero nilapitan niya. Nilapitan sabi niya, practice lang. Para ako nyari gumana, mga kaibigan. There goes the knockup, ladies and gentlemen. But of course, babak din si Paring Eason. Pinaga armor is already down. And that's the signal for Curl TC to go for the dive. That is the Feather of Heaven available na rin. Doon pa lang, Eason almost in kill range. There, good thing there is the shield. Yes, they don't get the kill on Eson. Pero kills right now isn't really the top priority for Geek Fam. Oo. Alam nila dito na kapag ka napaliit nila yung mundo ng Signal Ultra, si Kari dito wala mapapag-farman. Wala na. And actually, ito na yung face ng game. Batters, makunat na sila ngayon. Makunat na sila ngayon. Why not on the middle of everything? Why charge dito to stop? Nakapatay. Mga kaibigan, it's susunod dito na hindi buhaya si Dokmen. Why not? Two members already down, coming in from Geek Fam. Signal here, posing for a comeback. The arrow not connecting onto any targets though. Pero they still will continue to go for the chase. There is stats actually, habang si Escanor naman yung naka-AFK farm support. Signal Ultra, they still really like this a certain playstyle na nalaban sila kapag may gamit na yung marksman nila. And they're not really picking those fights na ginagawa nila ngayon. Geek Fam dito, sila yung nag-force ng lahat ng pwedeng team fight. All of those 6 kills na nasa belt ngayon na Signal Ultra was because of pick-offs. They don't really want to fight right now, pero kasi yung heroes dito ng Geek Fam PH, hindi ganun yung galaw eh. Once someone gets hit by the Abyssal Arrow, ang gagawin nila lahat, haharap. Oo, iharang, di ba? Hindi rin alam kung sino man nanalo pagdating doon sa duel. There's Curtsy. Nanalo yan sa 2v1 agad sa inyo. 1v1 pa kaya. Na-late na dating dito and si Pew na-jeepit. And Pew here almost na-jeepit, mga kaibigan. Hindi na natin ang tanan. Text dito going in for the Hurricane Dance. Curtsy here with the Hurricane Dance ka naman. And of course, Dokmen once again. Huli comes, flicker out. Ginawa doon ni Barik D. At kita mo naman ang lamang dito ng Geek Fam, a staple of the campaign in the bottom lane. This is skirmish is probably gonna result into 2 turrets na makukuha ng side ng Geek Fam. The Lord isn't really up right now. It will be up in 1 minute. 1 minute and 5 seconds. Nasa ganun. So, ibig sabihin dito, kailangan nila magantay na onte. At si Wynat dito magbabato ng Guardian's Barrier just to, you know, try and block si D. Alam nila na ginagamit na yung flicker kanina. Uh-oh. Kapag ka nahuli na yun, 100% that is going to be a kill on tapos their side. Tapos na, mga kaibigan. The drops there. There goes the damage. Still committed for that spell. At nagbaback and forth lamang daw yung mga taga-membro ng Signal Ultra, especially that they have the Rafaela. That is nice. Dokmen is down. Pero kita natin kung the down team ba mga membro ng apat na membro dito ng Geek Fam PH that decided to actually back off. And Kufra isn't really looking good for the side of Geek Fam PH dito. Kasi he is trying to get those knock-ups kay Few. Mm-hmm.
Pero si Few dito nagiging matalino siya sa mga kanyang kinukuwang mga initiations, pero mahuli lang si Wynat dito, Wynat will go down. That is a carry. That is a natural counter, yeah, para sa kanya. And that is nice. Mga ganong klaseng pick-off para sa Signal Ultra sa goal ay bumabalik muli sa kanila. Sakto pa, lumabas yung Lord. And now let us see as things get seeded up into the map. Actually, medyo malungkot lang kasi yung mga nangyayaring pick-offs puro mali, no? Oh. Mga mistake ng bawat isa. Parang it's... pasaan ng mali. It's really just a messy game. May pagka, oh. Both teams, they're actually having problems then converting those aggression na those aggressions sa ginagawa nila, those aggressive plays sa ginagawa nila, tapos sila yung napaparusahan doon. Totoo. And all of the kills na nakukuha nila was just because they tried to go 2v1 katulad dun sa baba, 3v2, and they get punished kasi mas mabilis yung responde ng kabilang team. No, now what they need is to step up. Of course, eto na, laban to para sa Lord, mga kaibigan. Toto-to ng mga teams ngayon na magko-converge. And let us see, this is one deciding fight to watch. As you can actually see, the Curlsy and Duckman pinasimulan na yung Lord. Nakapwesto ngayon sila paring D, at dun din naman si paring Tense. Kita nila lahat ng isa't isa. May calling damage, re-engage dito si Curlsy. They're gonna go for the chase on the Falling Star Moon. On to the Rafaela, walang flicker yan. Walang flicker yan ngayon. He will get caught out. Dokmen dito trying to go for Few. Few dito, masyadong mabilis ang utak. Sobrang advanced mag-isip. Why not dito, hinahabol nila. Hurricane Dance, flicker out. That will be the play. Oh my goodness, Hurricane Dance is to save his ally. And that's dito will probably be the casualty. Yeah. Pero si Eso na sa likod. Pinakalikod mga kaibigan. Ginamit niya yung kanyang ikot din patras. And that gives the signal for the kickback to start this load. Dili kasi sa ibang bansa yun. Pride Lizard. Kapit na kapit dito ang signal ha. Hindi pa rin sila umaatras. They still naman. Coming in from the Cupra. And of course, kita mo naman yung salina ay mapupura. Si Curtsy wala na ngang pake. Diretso na lang sa Lord. Dito mga preyan, you also got dead. Still positioning himself. This is a very heavy miracle kung ma-steal pa rin ito ng signal. At yun na nga, Kickbap secures the Lord. May gamit ka kay Few, lahat pinanel mo doon. But right now, wala kayong front line. At laging mahuhuli dito yung mga tanks mo or your tanks have an, sabihin natin, another agenda. Oo nga. Kesa protektahan ka. Wala kang oras para pumalo. Kasi nagamit na din nila yung Purify ni Few doon. Just yeah, because of the Tyrant's Rage na ginawa kanina dito ni Dokmen. Kaya nga hindi na sumama si Few eh. Sabi natin kanina si Dokmen dito, hindi nagiging maganda yung performance niya just because handa sa kanyang Signal Ultra. But, nung oras mga kaibigan, nalingat ng konti yung Signal Ultra, tumalon si Dokmen doon. Dalawa yung... Dribble sila lahat. Oo, man. Alam mo kung ano nagawa niya ni Dokmen? Ano? Nakadakma. Tama naman. Dinakma yung dalawa. Dinakma niya yung bola. Oo, man. Alam mo yung mga galawa ng mga basketball player, hinawakan pa ng ganyan. Tapos sabi mo, pre, laki pala ng kamay mo. Ganun na ganun yung idea nun, man. Matik kay Doc, man, talaga. He who controls the rebound, controls the game. Pero, man, ginawa nila dito. Paramdam ko, ito yung turo ng Geek Pump PA, yung turo ng manager ng Geek Pump PA. Ano? Lahat sila, pre, makunat. Yapping. Yeah. Pakunatan. Mga kaibigan, that's another two minutes to be coming in from Dokmen. May immortality na pagkinagamit doon si paring Dokmen na maalam na. Of course, yung damage na wala. Sustain pa rin na todo mga member dito ng mga Signal Ultra as they fight within the Lord. Curtsy, hindi mag-re-engage doon. And Eason still holding on sa kanyang mismong ultimate. Ladies and gentlemen, the inhibitor turret already down. At alam na ng Geek Pump na wala silang gagawin dyan. So ngayon, lalayo na lamang. Or maybe we'll fight. There's Fury engaging. Why not again nag-rotating? Tensier, walang ultimation. At lalayo rin pa si paring Dokmen. And that's it. Ladies and gentlemen, ang init ngayon ang stand up, pero Signal Ultra will lose one inhibitor turret. Pero alam mo ha, that fight, si Few gusto niya talaga lumaban. Oo. As in, alam niya na yun na yung pinaka-oras niya para tumulong, para humarap dun sa mga kalaban kasi kaya niyang patayin lahat yan. Only problem is, level wala na resources na yung mga kampi mo. Oo. Level 15 na si Few. Oh. Okay na rin yung, actually, ano, ang kasabay niya lang si Curtsy lang. And I'm sure ako naka 2 core items na yun si Paring View. Closer on her, on his 3rd core item. Baka nga naka 3rd core item na yun eh. So, napaka-threatening ni Few dito. Yeah. Guys, we would like to tell you, ano nang sitwasyon ng larong to sa basa po namin. This could be anybody's game na. This could be anybody's game. Bakuntian lang ng mali. Kasi we cannot sugarcoat it. Ang daming mali kanina. Ang daming mali na nangyayari dito. Tama yung shit mo doon. We can't really sugarcoat anything that you're seeing right now. What we see is what we say. Uh-oh. And
to be honest, sobrang dami talagang mali na nangyayari dito sa game na to, just because alam mo yon, the little things na ginagawa nila doesn't really add up dun sa pinaka main goal. Butters, full core item para kay Pew. Naka-apocalypse spin din. Nanigurado na. Ganun siya. Gusto mabuhay sa laro to. He knows na kapos yung protection para sa kanya. Yeah. Went for the apocalypse spin. Well, apocalypse spin scales really well then with a healer on your composition. Yeah. And it doesn't... it para sa akin kasi yung dash ng carry, it's more of a combat trick than to escape. Kasi kung papansin na may ibang marksman natin, yung pinaka-dash doon, ni Granger, it is a combat trick but it is very limited, so you really use it to get out or probably get the kill or pang-reset pero si Claude, isipin mo si Claude na medyo wala na sa meta ngayon, ano ba yung ginagawa ng BMA niya, so we can get to another area na sobrang safe niya at malayo. Kapag nag-blazing duet siya tapos medyo alanganin, he can just go back there given na hindi siya ma-stun or ma-silence. Bantay. Pero kasi ang carry, ang gusto niya, ginagamit niya para ikot-ikutan kay. Just because yung Phantom Step, meron din niyang binabato na isang physical attack. May isang bonus. Kaya nga nagiging reset eh. Yes. Kaya nga may reset yung Phantom Step. Kaya ang ganda ng Phantom Step actually pag duel dito sa carry. Kapag nakaka-second hit ka na, mag-Phantom Step ka para automatic port agad. Naka-port ka kaagad. Naka-double. Naka-golden stuff. Diba? Pag na-rack up mo yung golden stuff dito, automatic yan. Kada Phantom Step mo, may proc yung true damage percentage. Let us see, ladies and gentlemen, another Lord Respondent dito sa ating MAPA. GeekFam versus Signal Ultra. 1-0 na po in favor of GeekFam. Signal Ultra is clearly fighting for their lives here in this Game 2 of our second series. It's do or die for the side of Signal Ultra. For GeekFam PH, they want to cement themselves as one of the new top dogs na meron tayo dito sa PH scene. Dokmen dito going head-to-head against Tets. Nako, why not here? Of course, the Wilds are getting burned. Na maalam na doon, mga kaibigan, yung kanyang immortality. D in the position quite awkward. Nakatakas si D. Ladies and gentlemen, courtesy naman, dueling up with Barring Few. Habang binibisit nila at nilalaro din yung Lord. And now we got this bottom lane as well getting pushed ng mga taga-Signal Ultra. Braminion Wave is a bit off on the bottom. Habang may iba rin na nagpe-pressure. And that's GeekFam Stam who's pushing for the mid. Dokmen, Cortese, Kingpin, they're in the territory of the Lord here right now, ladies and gentlemen. Pumakasok agad sila, mga kaibigan. Of course, Dokmen at Tsunami Dance. Di pa rin nakuli si Pew. At tumitira pa rin si Curl. Si gusto lang ikutan yung Lord dito. Doon siya kumukuha ng kanyang shield. Mga kaibigan, patay yung Thanos. Kagad kami from the Selena. Apat lang nakitira sa mga kaibigan ng Kickback. Pew there is getting destroyed. Curl si securing him. And of course, you got Signal. Nakabawi lang rin. Nakabawi ang Signal dito. Kingpin's na trying to fight. Doon sa may kita, mga kaibigan yung Umbra. And that is going to be a team wipe for the side of Signal Ultra. And the thing there is, after the kill against the Tamus, mga kaibigan, pwede nilang matapos yung Torre lamang. Probably an inhibitor chariot with this kind of dead timers, pero tingnan mo ginagawa nila. Tinatangkap nila yung tira ng Torre. They want to finish this. The shortest dead timers at 14 seconds. Kaya nga bang tapusin ito lang Signal Ultra? They're looking they into the core. Finish. They really need some more. They really want to finish this. They want to finish this, Signal ladies and gentlemen. That's going to be a 1-1. Wow. Grabe. That game was a roller coaster of emotions. I can even hear the English stream saying wow then at the same time. Oh my God. Wow. Wow. That wasn't really the cleanest of games for both teams. Pero... alam mo yon, hindi malinis. We're seeing Uncle Joy signaling the 1-1 already. Everyone, it's in everyone's surprise din na nangyayari dito ngayon sa ating venue, mga kaibigan. Kahit ako, di ko in-expect yun. And we are actually seeing GeekFam dito. Oo. They're not...